Balik normal na ang power transmission service sa Mindanao matapos dumanas ng blackout simula kaninang madaling araw. Ay sa National Grid Corporation. Napakalaking perwisyo po ang inilikha sa hindi inaasahang pagkawala ng kuryente o brownout. Apektado ang negosyo, ang komersyo, pati na ang supply ng tubig sa lungsong ng Davao na perwisyo rin ng mga ospital. Alamin po natin ang sitwasyon doon sa mga sandaling ito. Live po ito mula kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech. Yes, Mel Mike, nabulabog nga ang tulog ng mga Davaoeno mag alas 4 ng madaling araw kanina nang mawala ng kuryente. Pero pagising sa umaga na paglamang, hindi lang pala Davao kundi ang buong isla ng Mindanao nakaranas ng blackout. Nabalot ng kadiliman ang buong Davao City bandang alas 3:54 ng madaling araw. Kaya bukod sa perwisyo sa mga bahay, ramdam ang epekto sa mga ospital at komersyo sa lungsod. Sa Southern Philippines Medical Center, mabuti't may generator. Pero ang ilang bahagi ng ospital, walang ilaw. Binigyang prioridad ang mga pasyente ng intensive care unit. Ang vulcanizing shop na ito, nawala ng customer kaninang umaga. Ngayon, maraming mga customer ito kanina. Tapos, sinabihan na lang, iba na lang kayo kasi brand out. Yung iba, iniwan na lang yung mga gulong nila. Kasabay ng pagkawala ng kuryente, ang pagkawala rin ng supply ng tubig. Ang Water District gumagamit ng power supply para sa distribution ng tubig sa syudad. Kaya nawalan din ng tubig ang 90% ng Davao City. Hindi naman nakaapekto ang blackout sa seguridad sa Davao City. Bagamat hindi gumagana ang ilang CCTV, nag-deploy ng karagdagang traffic enforcer at police sa mga major intersection at national highway. Bukod sa Davao, nawalan din ng kuryente sa 22 probinsya at syudad sa Mindanao. Kabilang na ang mga lungsod ng Cotabato, General Santos at Zamboanga. Hindi pa masabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng power outage. Focus is on restoration. So wala po kaming finding as to the cause. Any reason given would be speculative at this point. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Department of Energy, nag-trip ang linya ng kuryente sa Pulangi 4 hydropower plant sa Bukidnon. Kaya nagka-blackout pero sa ngayon, patuloy daw ang mas masusing investigasyon. Dati nang sinabi ng Department of Energy na kulang talaga ang supply ng kuryente sa Mindanao. Katunayan, ilang taon na nagtitiis sa rotating brownouts ang ilang lugar doon. Ang pangunahing source kasi ng kuryente sa Mindanao ay hydroelectric energy. Kaya tuwing papalapit ang tag-init, problema talaga ang supply ng kuryente sa buong Mindanao dahil natutuyo ang mga planta. Sabi noon ng DOE, sa taong 2015 pa talaga masusolusyonan ang problema sa supply ng kuryente na Mindanao. Oras na makapagpatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Ayon sa NGCP, na ibalik na raw sa kanilang grid ang transmission power sa mga substation sa Mindanao. Ayon naman sa Davao Light, 100% na naibalik na nila ang power supply kaninang hapon. Pero sa kabila nito, nagpapatupad pa rin ng tig-isang oras na rotating brownout sa ibang lugar ng Davao City. Kasabay din ito, dahan-dahan na rin dumadaloy sa mga tubo ng Davao City Water District ang supply ng tubig sa syudad. Bagamat mahina ito at hindi pa naabot ang ibang lugar, inaasahang ngayong gabi babalik na ito sa normal. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tech Ocampo.